mula sa ganitong hitsura niya ay magiging ganito. Hi guys, ako ngayon ay magkakabit ng isa sa napakahalagang bagay sa loob ng aking sasakyan. Ito ay ang tinatawag na armrest box. Armrest box. So ayan guys, bubuksan ko muna para makita natin kung ano ang hitsura niya. So ayan, ito yung kanyang hitsura. Nakabalot pa siya ng plastic. Ayan. Ayan yung kanyang box. Tanggalan ko na siya ng plastic guys, para makita natin kung paano siya bubuksan at kung ano ang laman ng box. So ayan, ayan ang itsura niya. Dito ang bukasan, naangat lang siya. Yan ang kanyang ibabaw, medyo mababaw. Tapos ito yung sa ilalim, may USB cable pa para sa USB port. So ayan guys, matigas lang siya isara kasi hindi pa siya nakakabit sa sasakyan. Pag naikabit mo na sa sasakyan yan, madali nang isara yan. Mayroon pa siya ditong lalagyan ng baso. Ayan. Maganda siya. Tapos ito naman yung kanyang pinakatungtungan niya. Yan yung itotornilyo mo doon sa sasakyan. So ang pagkakabit nito, pabanti. Itutulak mo paharap. Satisfied. So ngayon ay ikakabit ko na siya ngayon sa aking sasakyan. So, tara guys, samahan niyo ako at ikakabit ko na sa aking sasakyan. Kaya guys, naisipan kong bumili nito dahil yung pag ako nagdadrive, yung kaliwang kamay ko lang ang nakakapagpahinga. Dahil sa pintuan ng aking sasakyan, meron siyang armrest. Eh, sa kanan, wala. Kaya pag nagdadrive ako, nakakaramdam ng pagod yung aking kanang kamay. So talagang napakahalagang bagay nitong armrest box, lalo na pag traffic. Siyempre pag traffic, alangan naman nakahawak pa rin sa manibila yung dalawang kamay mo. Siyempre kailangan mo rin naman ipahinga. So ngayon guys, kakabit ko na siya. Sa pagkakabit guys, madali mo lang malalaman kung aling yun ang harap at saka yung likod. Pagka may bilog, ibig sabihin sa harap yan para sa handbrake, para mayroong allowance ang handbrake. Yan. Kailangan isasagad mo, dapat hulmang hulma siya. So ayan guys, kailangan ihulman ninyong mabuti bago ninyo i-screw.
So yan, pag nakita ninyo nung sakto na siya, pwede nyo na siyang i-scroll. So, and guys, i-screw ko na siya. Ayan. Ang kanyang screw ay marami. Nasa 10 butas yata ito. Pero nasa sa inyo na yung kung ilang tornilyo ang ilalagay mo. So, kahit nga dalawang tornilyo lang, bali apat kabilaan, napakatibay na. Pero ako ang inilagay ko ay bali 6. Dalawa sa likod, isa sa harap. Sa kabila, ganun din. Dalawa sa likod, isa sa harap. Napakatibay niya na. Hindi mo na kayang galawin. Ayan. Mayroon nga pala dito guys, dalawang parts na maliit na nakahalo sa tornilyo. Ito ay panlagay dito sa lakyan. Sa likod. Ayan. Bali dalawa siya. Para hindi siya mahulog. Lock siya. Ayan. So, ayan. Hindi na siya matatanggal. Pero guys, kung gusto nyo tanggalin ulit siya, iaabanti mo lang siya tapos tatanggalin mo yung lock. Pag natanggal mo na yung dalawang lock, i-atras mo na siya. Yun, matatanggal na ulit siya. So, ngayon guys, titingnan natin sa harap kung anong hitsura. So, ayan ang hitsura niya ngayon. Ayan. Ayos. Titingnan ko naman ngayon kung maluan ba mag-handbrake. Pag hindi ba mahirap pag handbrake. Ngayon ay titestingin ko kung maluwan ba handbrake. So, ayan. Ayos. Ayos naman. Pero medyo masikip lang siya. Siyempre, nalagyan ng box. Ito nga pala guys ay mayroong USB port tatlo sa harap. Tapos sa likod naman ay apat. Yan. Tapos meron pa siyang lalagyan ng mga barya. Apat ang kanyang USB port sa likod. Yan. Ayos na. So ayan, maganda na siyang tingnan. At siyempre, higit sa lahat, mayroon ng pahingahan ng aking kanang kamay. So kahit medyo may kamahalan siya, ang mahalaga ay masaya. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang tayo ay maging masaya at maligaya. So hanggang dito na muna guys. Kung gusto lang ninyo ay abangan nyo pa yung mga susunod kong video. Maraming salamat. Bye bye.